guys, I'm here again, Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker, entrepreneur, and your digital specialist. Maganda ang topic natin ngayon dahil kasi maraming nagtatanong sa akin about yung batas na to, ano yung epekto sa real estate. And syempre nag-research ako dahil kasi nga bago to yung batas na to. So, ito yung batas ng Republic Act 11469. Ang tawag doon ay yung Bayanihan Act. Yan. So, ang topic natin ay Bayanihan Act for Real Estate. Dahil kasi nga, nagkaroon tayo ng COVID-19 and still, itong batas na to ay ini-implement. So, kailangan maging knowledgeable tayo kahit papano, mga buyer or seller ng real estate para alam nyo yung gagawin nyo for the new normal. Okay, guys? So, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel, i-press ang bell button para magkaroon kayo ng mga update about real estate tips, business tips, at marami bang iba. So, tika na! Marami yung tatanong sa akin about yung Bayanihan Act. Dahil kasi nga, ano ba yung nagkakaroon ng epekto dito sa atin for real estate? Especially sa mga loans, sa mga credits. Dahil kasi, banking and real estate are quite familiar sila. They are connected on a certain way. Pagdating, siyempre, nagta-transaction tayo about real estate. Buyer or seller man yan. So, alamin natin ano ba yung Republic Act 11469 at ano ba yung nakasaad dito. Guys, I just want to remind you, I'm not a lawyer. Okay, I'm not a lawyer. I'm just a licensed real estate broker. Binasa ko yung batas at maraming siyang mga provision about 11469 dahil nga COVID-19. And I just helping you out at magpo-focus lang tayo sa mga batas na mag-apekto sa real estate, sa mga transaction nyo at sa mga property na sinaservice nyo. Okay? So, binasa ko siya at pinag-aralan. So, ito yon. Meron lang tayong tatlong provision na hindi siya nag-work. Tignan natin what happened. Okay. We'll focus only in 3 provision of the law. Ayan. In section 4K, which the government may lease a real estate property to help workers or serve as quarantine centers and medical relief, aid, distribution, location, or temporary medical facilities. Guys, may right ang government mag-rent ng property nyo. Dahil kasi pwede niyang gamitin niya yung power of eminent domain. Okay. Because the land is owned by the state. Owned by the government. So, yun yung basic law natin sa Business Law 101. Yung aking naaalala sa ating batas. Do merong eminent domain ang ating state. So, yan ang nakasahan. But, hindi naman sasakupin ng gobyerno yung property nyo. So, if you are willing to help, yun, are you willing to help? You have a warehouse. Gusto mo parehito sa government para gamitin for the COVID. Yan. Pwede yun. If you are willing to volunteer to help the our frontliners, yung mga health workers natin, yung mga nagkakasa sa COVID-19. Kasi especially like yung mga hotel-hotel ngayon, hindi magamit ngayon, di parin-parentela. Sa mga frontliners, doon sila natutulog, doon nagkakaroon ng space yung mga call center agents, and marami pang iba. So, yun yung maganda doon. Okay, and next, yung section 4AA. Minimum 30 days grace period for the payment of housing loans. Okay. Di ba maraming nagbumibili ngayon ng lupa at saka bahay, house and lot, condominium. So, na maapektuhan yung payment ninyo.
Ayan. Yan yung maraming tatanong sa akin. Paano yung payment ko? Paano? Ito na. And section 4BB. Minimum 30 days grace period on the payment of residential rents. Ayan, yung mga rental. Mga nagre-rent. Especially ako, nagpaparent ako. Nagpaparent kami ng mga properties. It's one of my side hustles, ang rental. So, malaking epekto talaga ng COVID-19. Maraming epekto. So, gumawa ang government ng provision of the law. So, ba't hindi natin itatake lahat ha? Ito lang itong tatlong ito. Dahil ito ay related sa real estate. So, punta na tayo. Yung 4K, hindi ko na i-explain pa. Thoroughly, I'll go for 4AA and 4BB dahil kasi explain ko na yung 4K. Section 4K. Sige, section 4AA. Ito yung sa banks. Direct all banks, quasi-banks, financing companies, lending companies, and other financial institutions, and public and private, including the government services, GSIS, SSS, and pag-ibihan is to implement the minimum of 30 days grace period for the payment of all loans, including but not limited to salary, personal, housing, motor vehicle loans, as well as credit card payments, failing due within the period of the enhanced community quarantine, without incurring interest, penalties, fees, or other charges. Person with multiple loans shall likewise be given the minimum 30 days grace period for every loan. Okay. Binibigyan tayo ng 30 days na grace period para bayaran nyo yung credit card nyo, yung payment nyo. Sir, paano yan? 3 months yun. 3 months di ako nakapagbayad ng payment ko sa housing loan ko. Okay. Yan na, yan yung mga tinatanong natin. So, i-apply na natin through reality. You have to go to the bank or contactin niyo yung banko niyo o kung banko o Pag-IBIG, yung customer service nila dyan. And, okay, ano yung mangyayari sa payment ko na 3 months na hindi ako napagbayad? Karamihan naman, binidivide to yung 3 months ng actual 6 months na yung 3 months i-divide ng 6. I-divide nila to dadagdag doon sa per month mo para hindi mabigat, di ba? Oh, yung iba naman ang mga kakilala ko naman is they talk to the developer what is the best payment na ano na hindi ko nabayaran to dahil kasi nga syempre COVID, hindi ako kumikita, wala tayong harap buhay, walang cash flow, yung sabay. So you have to go to the developer kung nagbabay pa kayo ng down payment kung nakapag-loan na kayo banko na. O kaya, huwag malito ha. Kung nagda-down payment sa developer. Kung nagka-loan na kayo sa banko para malaman nyo yung procedure nila. Kasi, hindi naman kayo mapipenalty yan. Yung takot nyo kasi yung penalty. Wala tayong penalty for this. Magkakaroon kayo ng penalty kung hindi kayo nakapag-bayad within 30 days. Okay, pati credit card. Yan. Within 30 days. Okay? Mag-start na yung ating yung 30 days kasi nag-June 1, nag-GCQ na tayo. So, counting na yung 30 days. Okay? So, next. Section 4BB. Ito yung sa mga rentals. So, provide a minimum of 30 days grace period on residential rents. Failing due within the period of enhanced community quarantine without incurring interest and penalties and other charges. Okay, ito ay nag-apply to sa mga residential rentals, mga possibilities commercial, lalo sa mga negosyo. Kasi maraming business owner ay close yung mga businesses because of this pandemic. So, sa batas natin, binibigyan ng 30 days yung owner. Mabigat yun, 30 days, 3 months, babayaran ko within 1 month. Okay, ito na yung application natin. You have to talk to the building administrator or the owner of that building, of that commercial establishment. You have to negotiate. I have a friend na, siyempre, he have a business yung massage. This is real life story. I asked him na,
paano yan, hindi ka nakapag-business ng 3 months, I have to negotiate. Ano yung, halimbawa, 15,000 yung aking rental per month. So, yung 3 months nyo, times 3 yun, di ba? Ganyan. So, kung tinayin nyo, mga 45,000, correct? So, 45,000 yung kailangan nyo babayaran. So, minsan kinausap niya yon, since matagal na siya as a loyal lessee, kasi ang maganda kasi sa negosyo, kung maganda yung record mo sa pagbabayad, pagbibigyan ka rin naman. Kasi COVID to eh, hindi naman to pagkakaiba na, oy, hindi to ano, pera-pera lang. Kasi syempre you have a good relationship with your with your the owner of the building. So kung alam naman ng owner, maintindihan niya. So bibigyan ka naman ng palugit. So sinabi yung friend ko, 12 months dinibay yung 45,000, i-add yung vision doon. So kung isusumal total natin 45,000 divide 12, let's check on 45,000. Okay. 45,000 divide 12, 12 months. 3,750 lang ang kanyang babayaran. So 15,000 plus 3,750. Mabigat ba 'yon? Hindi na. 'Di ba? So maaring ano na siya, kung maka-up na yung negosyo niya, kikita. So, alam natin, ang negosyo ay may ups and downs. Ganun din sa buhay, may ups and downs. So, this is a struggle, but we can do it. We can keep moving forward to make a solution to this problem. Okay? We are entrepreneurs, so we solve problems to other people, or we provide solution to other people to make it a profit. Okay, guys. So, yan ha. Yan lang yung mga tatlong provisions ng Bayanihan Act. So, I hope may natutunan kayo dito. At please, huwag yung mga makalimutan mag-subscribe to my channel. Okay? Please like and share it and i-press nyo ang bell button para magkaroon kayo ng mga updates ng aking mga video. And guys, if you have comments, suggestion, please, I encourage you to comment me below. Okay, guys? So, see you to the next video. And bye, guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.